ko doon yung campaign as a collective yung pinaka nagbago sa akin, na makita natin na lahat ng problema o suliranin na meron tayo sa lipunan, hindi ko to masosolve na ako lang. Hindi mo to masosolve na ikaw lang. It was a movement that pushed for empowerment, is most especially for the younger generation, yung mga first-time voters. And empowerment din dun sa mga tao na at first hindi naniniwala na how does my vote matter for the future. It gives me a sense of hope that we can do that again, or we can continue driving change in our own communities, because it's not only per election that we should see ourselves participating or being empowered for greater causes. Nung time na hindi pa tumatakbo or nagpo-file ng candidacy si Leni, kasama ko yung kuya ko nung nag-iisip kami na sana this elections, mas marami na kaming gawin. Sana this time, kaya na namin makapag-contribute pa. Nung nag-announce si Leni, we were so happy in thinking na this can be an opportunity for us to finally help or to finally be more active in this election cycle. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. So I grew up in a very conservative family. We barely talk about politics, but I am politically aware, but not politically active. Nanonood kami ng family ko nung sa rally. And then nandun yung kapatid ko. Magkatawagan kami. Nakikita namin sa Facebook yung dami ng suporta na meron yung mga kabataan para kay Leni. Bakit sa tagal na inanunsyo ni Leni yung candidacy niya, bakit wala pang grupo dito sa Manila? Nung nag-reach out ako, kinokontak ko yung mga kaibigan ko noon nung high school na buuin yung Youth for Leni Manila. So, I'm schoolmate with Ferds from Manila Science. Then I saw a post sa isa sa mga group. Then I decided, oh, I wanted to join. So I messaged him, I registered. Then I attended an orientation. Then it started from there. Nag-join ako sa Youth Vote for Leni, Kiko, Manila. Noong time na yung friends ko din, part na sila ng mismong group. Sabi nila, what if mag-join kayo sa magiging core groups para mas makagawa pa tayo ng mga activities na pwede nating magawa sa community, pwede pa nating magawa sa campaign. When we were officially forming the group, I think around 20 to 30 people. But then it expanded coming from my own high school to different schools in Manila. I think we reached about 1,500 members. At mula doon kami na-consolidate as a group at na-finalize ano ba magiging structure namin. Personally, I used to not care at all about this stuff. So, to be honest, yun din yung nakita ko sa mga tao, na parang a lot of controversies that were happening were quite normalized, na parang normal na lang for the government to be dishonest, normal na lang for Filipinos to be poor. The Philippines, now among the top 20 countries in the world with the most number of coronavirus infections. I think one of the main problems or issues is really on social inequality. I feel like we need to step up, we need to voice out our concerns regarding those things. That was an eye-opener, na parang, let's talk about politics and how does it affect the lives of not only our lives but the lives of other people. Kasi kaya naman kami nandoon, kasi may isa lang naman yung pinangahawakan namin. Gobyernong tapat para may angat yung buhay ng lahat. The idea of the so-called youth vote has again become a trend. That's as many believe it's the youth who will make a difference in next year's polls. The presence of young people in massive campaign rallies as well as their political engagements on social media could be a preview of the influx of young voters for this election cycle. According to COMELEC, almost 6 in every 10 are considered young voters.
I think maraming iba't ibang entry points, as I call it, to the elections or habang nagkakaroon kami ng campaign. Merong individuals na tulad ko na marami na experience on leadership. Pero meron din na nakita nila na bigla silang na-awaken during the elections. Na this is an opportunity for them to be involved. Na meron silang chance para makapag-shape ng society na meron tayo. The emergence of the youth volunteer groups during the campaign happened very organically, in such a way that people were self-organizing. But you know, the commitment of the youth, na-transformed din niya yung mindset of the older generation, and were even able to bring in more people to support. It was very bottom-up rather than top-down, meaning it was really the volunteers driving the campaign versus a central organization dictating upon volunteers that this is what we need to do. Even before VP Leni announced that she will run for president, youth volunteer groups, Youth for Leni, already launched even before the announcement that she will run, which really makes us believe that this is a grassroots people's campaign that really came from the spirit of volunteerism. Yung Youth Vote for Leni Kiko Manila, sila din kasi yung nagbibigay sa amin ng avenue to connect with the community. I mostly handled and led house-to-house campaigns and more on sa events and activities. Ako din yung tumulong sa pagpa-plan and pag-execute ng mga to. Kami din nag-organize ng mga parties every weekend. You know, we wanted to make, of course, we wanted to make the campaign serious, but at the same time, we have to insert fun. I think the youth brought in the energy and the creativity that a traditional national campaign team couldn't really set up. Mahirap talaga lumaban sa ganitong uri or sa ganitong aspeto ng paglalaban. Kasi iba-iba tayo ng pinanggagalingan, iba-iba tayo ng mga karanasan sa buhay. It's very inevitable to like receive red tagging ng mga time na yon. Red tagging sa family at first hindi talaga it wasn't something I was in control of. Meron ding mga nagme-message na family friend ko, nire-rectag ako, like, straightforward, like, sa messenger, ganun. It was at the height of the pandemic when the filing of candidacies started. So, even getting people to support her campaign launch physically was difficult. That was the challenge for most groups. How do we balance public health and the need to get out of our social media bubbles and connect to more people? sobrang daming challenges throughout. Siguro dahil students din ako, student kami at the time. Hindi lang yun yung ginagawa sa buhay namin. Hindi lang all about elections and campaigning. Isa siya sa mga usual naming mga problems na nagkukulang kami sa preparation para makapag-conduct ng event. Pero, no, despite the fear, despite all that we had to go through, the group continued, it remained. It drew in me a heart of compassion na mas naiintindihan mo yung pinanggagalingan ng mga tao. Siguro, meron akong caution naman, even before makita yung results, na kita naman natin yung survey na mahina talaga or konti, hindi gaano makahabol. So merong part na in may anticipation. Umabot sa 37,000 ang dumalo sa Kamanabarang El Rosas Music Festival kagabi. Sabi ng mga organizers ay posibleng umabot sa mahigit 100,000 tao. Umabot sa 780,000 ang mga tao na nakilahok sa meeting de avance ni VP Leni. Nung mga isa-isa yung mga pumapasok sa space na yun, nagvi-visit, nagtatanong, I wouldn't deny na I have that joy in me na parang, wow, we're gaining a lot of people to volunteer, like, to visit us. Tingin ko dumadami siya in a way na mas marami yung nagiging involved, and tingin ko isa yun sa common theme na meron ngayong elections na to, na pwede kang marinig at magiging significant yung boses mo kapag nangampanya ka o kapag bumoto ka sa election.
when people saw their friends doing their part, it kind of encouraged others to do the same. They go out as families, it was like a picnic. In the rallies, they would bring their baon. We look at rallies as a way to show people that yes, there was support for VP Leni. We hope to generate this bandwagon effect where undecided voters would realize that, hey, perhaps we should revisit what we think about Leni Robredo. Feb was when rallies really started to become a thing. We're here in the Quezon City Circle, and this is actually where one of the first pink movement rallies started. This was full of people wearing pink. You know, the grand rallies was very spontaneous. Even if it looked like a huge effort, parang it became a healthy competition among volunteers in different parts of the country. Eh. Kasi, you know, it started in Naga. We didn't expect that the crowd would overflow to the streets. And then suddenly, Quezon City Circle, Pasig Laban, then from Luzon, Visayas, Mindanao, parang they wanted to be the biggest crowd. And it felt very empowering and encouraging because we would see more people join. The vibe was mostly positive in a sense that people were just celebrating our future as a nation and our hopes for it. Nung una, iniisip ko na baka hindi ko kayanin na mag-lead ng ganitong klaseng organization. Pero habang lumaon, nagkaroon ako ng mas malakas na loob. Sumunod naman si Vice President Leni Robredo na nakakuha ng 24%. Mas mataas ito ng 9% kumpara sa February survey na 15%. Campaigning online wasn't that sustainable, especially if your opponent was Bongbong Marcos. So getting out of the echo chamber was the mission and house to house was the solution. Siguro yung sa significant activity na nagawa namin is yung magkakaroon ng house-to-house na dapat alam namin kung ano ba yung hinaing ng bawat isa at saan sila nanggagaling. That actually moved us to get more people even beyond our circles. Naging part yung election na to para i-celebrate yung mga values and belief systems na meron tayo. So all throughout, naging opportunity ito for different sectors na usually marginalized na makapag-participate sa elections. Parang nakakagaan siya sa loob. Parang, you know, a lot of people wanted to take a stand. A lot of people want to take a stand to be out there, to help, to campaign. That were the most emotional talaga. Talagang nag-aangatan yung mga emosyon. Halo-halong saya, kaba, lalong pagpupursige yung feeling na okay, kailangan nating ilaban pa ng ilaban ng ilaban. Kasi parang nakikita mo yung pag-asa pero at the same time nakikita mo din kung gaano pa karaming tao ang kailangan i-convince, gaano pa karaming mga tao ang kailangang maintindihan at kapaligiran. Dapat angat buhay. Para kay Leni lang eh. Kasi I remember nung nag-hold kami ng opening party or ganap, yung ina-hire naming mga tao, they're not Leni supporters. Because yung nasa utak namin, we wanted to help their business regardless of what political affiliations or what ano yung side nila sa politics. We did not care about it. Kasi yung nasa utak namin, we just wanted to help. So the event one in Araneta was for the laborers. It was during Labor Day. So para sa akin, mas naging significant siya kasi it was more than campaigning for Leni. Karapatan ng manggagawa para sa ito, para sa pagbabago! But rather celebrating yung mga kung sino ba talaga yung pinaglalaban natin. Tulad nung anak ng Fuchsia Rally, meron kaming program for the youth to voice their opinions. Meron din kaming mga initiatives, halimbawa na magpapakain kami sa community, magsusupport kami ng mga different vendors. Hindi lang siya basta politika. Kasi yung solidarity na pinakita doon, naranasan ko din na aside from politics, makikita mo doon yung mga experiences ng bawat isa. Pero at the end of the day, may isip mo na hindi ko lang ito ginagawa mag-isa.
marami kami na naniniwala, sumusuporta, kaya magiging very hopeful ka pa din. We see former Senator Bongbong Marcos taking a commanding lead. And according to polls, Marcos Jr. could win the election, Stuart, with about 56% of votes. Marcos at 20,084,651. When the first numbers came in, boom, people were just like, whoa, the margins were so big between VP Leni and President Marcos. Siguro medyo sad or dramatic siya kasi in a way may isip mo na ito na ba yung huli para sa ating lahat. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. After Election Day, a lot of people, especially supporters of VP Leni, just chose to shut out the news and stop tuning in to current events. Nakakadismaya, siguro dahil hindi naman sana sayang lahat ng effort na ginawa namin. Pero ito yung inevitable na resulta ng conditions na meron tayo ngayon sa lipunan. So medyo malungkot, but at the same time, siguro dito rin sisimula. Hindi naman siguro paghihiganti o revenge. Pero iniisip mo na lang na siguro sa future, baka ma-redeem natin kung ano yung nangyari ngayon. Na hindi na lang sila yung nasa taas, kundi yung tao na, mamamayan na yung magiging sentro ng paggogobyerno na meron tayo. We gave each other then some time to grieve, na just to, alam mo, hayaan lang yung bawat isa na i-process yung nangyari. Then after that, we had a deliberation as a group na, okay, after this loss, what are we going to do next? Mas lalong hindi pa tapos yung laban. Diba? Na ilang buwan ng taon mo yung inilaan mo for the campaign, ilang taon pa ng buhay mo yung kaya mong itaya for this purpose. So yun yung inisip namin, paano tayo kikilos, paano tayo aabante from this. So to be within the central campaign and to lead a volunteer group of my own, I connected many dots and it really just solidified my belief in organizing as a mechanism to really enact change in a non-traditional way. The campaign, the entire campaign really changed everyone. It shaped everyone to the kind of person they want to be. When you're in a group where you share the same advocacies, wherein you share the same passion for things, you share the same love for the country, I feel like it spurs more. It changed my entire experience as a first time voter sa national election. Naging mahirap yung transition namin to Tara Kabataan dahil nga ang laki ng emotional damage, turmoil na dinaanan namin. Pero nag-pause kami for a while to reflect and to absorb kung ano yung nangyari sa amin. Nung time na parang nag-iisip na kami, ano na yung pwede namin gawin, doon ako nakampante. Doon ako parang nagkaroon ulit ng hope na hindi pala ito natatapos dito. So yun na, nung simula na nag-usip na kami na may magagawa pa tayo bilang isang kabataan, matutulungan pa natin yung community natin. What if gumawa tayo ng isang youth organizations? At doon na na-build yung Tara Kabataan. Doon pa lang sa pangalan ng Tara Kabataan, hinihimok niya yung iba't ibang tao, iba't ibang kabataan na sumali, makilahok, makiisa tulad ng ginawa ng kampanya. At doon namin nabuo yung core group namin sa base sa kung ano ba yung kaya naming ilaan para sa community namin at ano ba yung kaya naming ibigay para sa social change. Dumaan din kami sa madaming restructuring, madaming pagpaplano kasi nangangapa pa bilang bagong grupo. And ngayon, currently, nagpaplano and hopefully, malapit nang magsimula yung mga programs namin sa mga communities na napuntahan na namin, na buuan na namin ng networks. Also, we're building bigger networks then for now para
mas madami pa kaming communities na mapunta. In the surveys at the start of the campaign, it was 6%. When we finally saw the votes, 28%. It's not so bad. We may not have gotten the win, but the fact that we were able to capture people's hopes and dreams and energies towards love for country, I think was a huge, huge win. Kung ano yung Tara Kabataan ngayon, tingin ko, hindi siya nalalayo sa youth vote. Siguro pinalitan ng pangalan, siguro wala nang isang kandidatong sinusuportahan. Pero yung pinaniniwalaan naming pakikipagkapwa, pagkakapantay, at yung inaasam naming kaginhawaan nandun pa rin. Siguro nga, baka kampanya na to na panghabang buhay. Kailangan mo ng kaibigan mo, kapwa mo, para ma-resolve lahat ng to. So being in a group strengthened my idea na marami tayong malulutas, pero kaya natin tong malutas kung magsasama-sama tayo at hindi nag-iisa.